Okay, so quick QA lang po ng bagong dating po na mesh nebulizer. Another type po ng nebulizer po ito. So, year is 2022. For record lang, no? So, dito po sa nebulizer po na to, I'll be presenting to you. The model type, or I mean the brand is Contec. Ang model type po niya is NE-M01L. So, first of all, present ko muna sa inyo yung mismong ano niya, container tsaka yung kanyang content. So itong pinakalalagyanan niya kumpara sa ibang mesh nebulizers na nakita niyo sa local market natin, hard plastic yung lalagyanan. Ayan po, all throughout bottom part, ibabaw may cover siya, ayan natatanggal. So detachable po yan, doon niyo makita po yung mismong content ng unit. So tingnan natin kung ano laman naman po ito sa loob. So again, ito yung kanyang ano, no, kanyang model. Ayan, so ito po yung mismo unit, nakalagay po sa isang hard plastic din sa loob na nakahulma para exact fit po yung unit niya, no? So ayan po yun. Tapos dun sa hulma mismo yung lalagyanan niya, tanggalin niyo lang tong ibabaw. Makita niyo naman sa ilalim yung content, yung ano, yung dalawang mask. So unahin muna natin ito. Ano po ba to? Ito yung manual, comprehensive manual niya. Ito naman po nakabalot pa sa plastic yung dalawang mask. So, ang tatanungin po kung may pangbata, mayroon po. May pangbata at may pangmatanda. At lastly, ano po pa yung laman sa loob? Ito po, yung kable. Okay, so ilayo ko lang po muna yung mga content, no? Pag-usapan naman po natin yung kable. Sa kable, dito po sa unit, no, mayroon po tayong pinaka, ano, socket. So, dito po natin sinasaksak. So, dyan po yan. Ito. Tapos, itong kabila, it's a USB type. So, pwede po rin natin gamitin like power bank kung gusto niyo po i-charge yung unit. No? Napakadali lang. Tsaka, ano na, universal na ngayon ang mga power bank tsaka mga USB ports for charging. So, kasama na po ito dun sa mismong unit natin. Ngayon, sa ilalim, papansin nyo, wala siyang bukasan na. So, sealed na yung ilalim. Tapos, sa itaas, kung basa lang po dun sa video, no, dun sa pagkakarecord natin, medyo malabo lang talaga yung camera. Nakalagay na dito, lithium battery. Ibig sabihin po nun, etong mesh nebulizer na to, sa mga magtatanong kung rechargeable, rechargeable po siya. So, hindi nyo na po kailangan bumili ng AA batteries para gamitin itong unit na to. Bagong labas po ito ng Contec, kumpara po sa predecessor nito dati, AA batteries ang gamit. So, ngayon, magtatanong naman, magandang klase po ba to regarding po sa physical appearance niya. Actually, kumpara sa ibang models ng mesh nebulizers, masasabi ko ito talagang premium quality material ng pagkakagamit. Tsaka yung look niya talaga maganda yung pagkaka-built din po niya. So, ayan po yun. Ngayon, tungkol po doon sa ilaw naman, no, indicator niya, light indicator. Dito sa isang unit, taga, patayin muna natin yung ibang units. No? Masyado malakas na yung mist. Sa dami na naka-open na units, off muna natin. Okay. So, ayan po. Off ko rin to. Ngayon, for comparison dun sa dalawa. Mapapansin nyo ngayon, no? Ito, kulay green. Light green pa yung ilaw niya. Etong isa, kulay red. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po ng light indicator na red, malapit na maubos ang baterya. So, basically, sinasabi sa atin na mag-ready na. Ayan, namatay na. So, ibig sabihin, kailangan na po natin i-charge. Itong isa, working pa. In good condition pa yung battery niya. So, pwede pa ba natin gamitin siguro for multiple times. Okay? So, paano naman yung pag-on? Sa pag-on ng unit, hold lang natin ito ng mga 1 to 2 seconds. Tsaka siya mag-on. Ayan po yung mist, nalakas na mist niya, no? Ayan, on both side. Ngayon, pagpatay din, ganun din, 1 to 2 seconds. Okay? So, para ma-on natin tsaka ma-off. Ngayon naman po, dito sa likuran, anong makikita natin, may serial number siya. So, lahat po ng units, mayroon po silang independent serial numbers. So, parang kumbaga sinasabi talaga sa atin, this is a premium quality of model of nebulizer. Tapos sa taas, ito yung tinatawag nating module. Inalagyan na mismo ng gamot. Okay, so dito po, mayroon din po tayo indicator dito. May mga linya na nakalagay dyan kung ilan ng ano, CCs na inilagay natin. Nung ano natin, medicine. Sa likod, itong push, para saan po ba to? Basically, yung push po natin, pag pinindot po natin to, no? Dahan-dahan lang at
para siguradong tumagal ang unit sa atin. So, ayan po. So, ito po kasi, itong module, kung tawagin, nilalagyan na ng gamot, ito washable to ng running water eh. Pwede nyo linisin to. Okay, pwede nyo rin siguro sabunin kung ano, ng dishwashing. Okay, then, ito po, sa kabila naman, this is not a water resistant unit or basically hindi natin pwedeng basain. So, kung gusto nyo disinfect, punas-punas na lang po ng dumping ng ano, ng alcohol para malinis lang natin for every use. So, pagbalik naman po, basically yung tatlo yan, yung contact kasi para dito, para lumabas yung mist, yan yung nagkocontrol. So, pag binalik po natin, push lang po natin ng firmly, naandahan lang, masyadong malakas ang pagkakapush. So, ayan. Pag narinig yung click, ibig sabihin, firmly, nakakabit na yung unit. Ngayon, sa mga magtatanong po, paano maglagay ng gamot? Sa ibabaw po, buksan lang po natin itong pinaka-lock sa likod. Angat lang natin cover sa ibabaw. At dito po natin nilalagay yung medicine. So, as of this time, lahat ng units na sinusubukan namin for QA, nilagay lang po namin ng tap water para matest lang. But definitely, ang nilalagay po talaga dito yung gamot po para sa, usually sa mga may asthma. So, ayan po yung unit po natin. So, dalawa, actually may mga customers na kami, share ko lang, no? Yung ibang customers namin are buying this nebulizers or even different kinds of nebulizers. Yung iba ginagamit po nila sa mga pets nila, sa mga house pets, yung sa aso o kaya sa pusa. So, for some reason, I don't know, recommended ata yan ng veterinary, no? Pero definitely, ito unit po na to was actually made for people na meron po talagang problem rin po sa breathing nila, no, or sa lungs. Most especially for those who are being attacked with asthma. So, ayan po. So, if you want to buy, just message me back. Ayan po yung model po natin. Again, this is a rechargeable type of nebulizer. Baka mapanood nyo kasi yung isang video rin na nakapost po sa YouTube channel namin. That was previously AA batteries. Ito po, lithium, built-in battery. So, kailangan nyo na talagang i-charge lang. For how many hours ang charging, we haven't tested yet. Siguro, palagay na po natin yung traditional, hindi naman to fast charging. Baka abutin din po ito ng mga 2 to 3 hours for charging. For use, depende rin po yan sa paggamit po kung gano'ng kadalas gagamitin po ng ating mga users. So, maraming salamat po. Message me back or message us back if you want to order this mesh nebulizer po. Limited na lang po tayo. Limited number of stocks. So, get your unit as stocks are quite fast po. Maubos talaga. Marami pong salamat.